Alamin natin ang buhay ngayon ni Clarissa. Ang comedy series na Pepito Manaloto ay isa sa mga inaabangan ng maraming mga manonood sa kani-kanilang telebisyon. Ito ay napapanood sa GMA7 at pinagbibidahan nga ng pamilya Manaloto na kinabibilangan ni na Pepito, Elsa, Chito at ang bunso sa pamilya na si Clarissa. Dahil sa tagal na lang naturang serye na ito at matagal na nga ang pagsasama ng mga karakter dito, ay talaga namang naging malapit na sila sa isa't isa. Taong 2010 nang unang umere sa telebisyon ang Pepito Manaloto, kung saan dahil sa ganda ng istorya nito na patungkol sa pamilya na may halong komedya, ay agad niya itong tinangkilik ng mga manonood, kaya naman isang dekada rin ang tinagal nito. Isa sa mga kinaaliwan sa programang ito ay si Clarissa. Maliban kasi sa galing nito sa pag-arte, ay natural din ang kanyang pagiging isang komedyante. Angel ang tunay na pangalan ni Clarissa. At bago pa man siya napabilang bilang lead cast sa Pepito Manaloto, ay ilang mga proyekto na rin ang kanyang kinabilangan. Siya ay napabilang sa programang Binoy Henyo na pinagbidahan naman ni David Rimo. Matatandaan din na siya ay sumali sa Promel Preschool Eyeshine Talent na isang reality-based talent show na pinamalas sa GMA7 noong 2011. Sa tagal ngang umere ng Pepito Manaloto sa telebisyon, ay nasaksihan na ng marami ang pagdadalaga ni Angel o mas kilalangan natin sa serya bilang si Clarissa. At ngayon nga na nagdadalaga na sa Angel, ay may mga pagbabago na nga sa kanyang itsura. Tumangkad na rin siya at malaki din ang pinayat ng kanyang katawan. Pansamantala namang nahinto ang trabaho ni Angel, ito ay dahil nga sa ipinapatupad na guidelines ng DOLE, Department of Labor Employment, sa panahon ng krisis. Kung saan, upang masiguro nga ang kaligtasan ng mga bata na edad 17 taong gulang pababa, ay hindi muna pinayagan na lumabas ng bahay ang mga ito. Habang hindi pa nakabalik sa kanyang trabaho, ay abala ngayon si Angel sa kanyang SOCMED. Para sa kaalaman ng lahat, si Angel ay big fan ng South Korean boy band na BTS. Kaya noon lamang buwan ng Hulyo, ay bumisita siya sa Japan para makapunta sa BTS The Best Japan Exhibition at doon nga ay bumili siya ng BTS Pop Logo Puff, BTS Pop-Up Map of the Soul Photo Stand plus Photo Cards, BTS Reusable Tumbler, BTS File Black at marami pang iba. Ano sa tingin nyo? Mag-iwan lang ng comment, like, and share this video and don't forget to subscribe. This is Daming Alam TV!